kuya sa aklat ni Lucas, kabanata 5. Sandali po tayo manalangin. Panginoon, batid niyo po. Batid po namin na kung hindi kayo sasama sa amin, alam namin na walang kabudahan at pagsambangin po. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging mapagpasalam. Tulungan niyo po kami na maging mapagpumbaba. Sapagkat sinasabi na rin yung salita, ang mayayabang ay inyong binababa. Ngunit, ang mga mapagpumbaba ay inyong binibigyan ng biyaya. Dalangin ko, Panginoon, na hindi malahig ang takot, ang panginig sa inyong salita. Sana may pangangal ko ito ng tao. Sana, Panginoon, patuloy kang maligtas sa mga tao wala pa sa inyo. Patuloy kang magbago ng puso ng mga Kristiyan. Nagpuri ka namin ngayong hapon sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Sa darating pong Huwebes ay buwan na ng Disyembre, ang huling buwan ng taon. At ito rin po yung buwan na kung saan ay abala ang bawat isa, abala ang SGCC. Hindi na po nakakunta kasi nandito yung dalawa sa pinaka-popular, ang pinaka-pinag-aandaan na holidays, na okasyon ng mga Pilipino, ang Pasko at ang Bagong Taon. Marami mga parties sa schools, sa opisina, ngayon din sa ibang maraming mga kaibigan at maging mismo sa aking sariling bahay. At kung may mga parties, hindi mo wala ang kainan. Siguro, lugay na naman yung mga gyms kasi maraming mag-drop out. At marami na mga tao sa mga kainan, sa mga restaurant, at maging sa mga tipo ni Ken. Hindi rin pa uno yung mga bata. Alam ko, excited na sila. Pagkat marami na naman sila matatanggap na regalo. Marami na naman bago, bagong damit, bagong kasuotan, bagong gamit, at maraming bago. At nakababahan ko nga po sa December 16 ay magsisimula na ang Halloween. Marami na naman mga bata nagsapit ng gabi sa mga kalye. At for sure, marami na naman kakanta sa mga bahay o sa pintuan ng inyong mga bahay. Maraming bariya na naman ang mawawala. Ilang patawag kaya nga ang sasambit natin. Meron din mga basa, mga tiyangge, na magbubukas o nung nagbukas na, ang iba nga sa mga kalsada ay sinara na para magbigay na ang dito. Sa mga nag-opisina naman, huwag kayo mag-alala kasi nagbubukas din yung mga night markets. Marami rin mga mapagpipilihan, marami rin mga mapagpipilihan, mga pagkain, mga damit, at iba pa. Hindi rin pauli ang mga outings. Makatotohanan, may outing ang mga kabataan sa December, so kalababan ng Panginoon. Maraming makasyon, maraming holidays. Abala ang bawat isa. Pero ang tanong, mga kapatid, gaano kaya karaming pera naman ang maaasaya sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan? O sabihin natin, ang iba pa nga ay nangihiram ng pera para na may panghanda sa Pasko ang bagong taon. Hindi naman nahuhubos yung pagkain. Ilan kaya sa atin dito ang wala sa mga worship services sapagkat nasa outing sa pansin? O nasa get-together sa koron, sa balag, o sa binyan? Dahil kaya ng nagyabang matatanggap natin ay talagang napapakinabangan natin o tinatagod lang natin kasi picture frame na naman, kasi mag na naman. Nakikita natin hindi lang tuwing Disyembre, kundi araw-araw nag-iisip tayo, araw-araw nag-iisip tayo sa mga bagay na hindi naman importante, sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Ngunit, sinasabi ng Biblia, may mas importante pa at mas may kailangan pa ang tao. Ito rin po ang gusto kong ibahagi sa ating lahat ngayong hapon. Ang tunay na kailangan ng tao, si Jesus. Ang tunay na kailangan ng tao, si Jesus. So, binasa sa atin ni Eboy, so, Lucas chapter 5, dalawang bagay na po ang gusto kong bigyan natin ng pansin. Ang unang bagay, ang nakita ni Jesus. Ang ikalawa, ang sinabi ni Jesus. Una, what Jesus saw.
Dalawa, what Jesus said. Unang bagay, ang nakita ni Jesus. May dalawang bagay na nakita si Jesus. Ang unang bagay ay pananampalataya. Faith. Sa account po na ito, halos nasa pasimula pa lang ng ministeryo ang aming Panginoong Jesus. At nasa lugar siya na kung tawagin ay Capernaum, kung nasa Galilea. At sinabi sa account ni Mark na nasa bahay siya. Hindi sinabi kung kaninong bahay, pero sinasabi na nila na ito daw po ay bahay ni Simon Pedro. Ang ginagawa niya doon, siya ay natuturo na kanyang salita. Siguro napakasarap na umupo sa paanan ng ating Panginoong Jesus. At ito ay isa sa mga importante ministeryo na nakakalimutan natin lahat. Ang pagtuturo ni Jesus ng kanyang salita. Ang katotohanan nga po ay makikita natin ang kanyang sermon sa Matthew chapter 5, Matthew 6, and 7. Napakarami talaga ang audience ng ating Panginoon. Madaming tao, at iba pa nga ay mga Pariseo, mga eskriba sa iba't ibang lugar, sa Jerusalem, sa Judea, at sa Galilea. Napakasikat niya, napakatakpan niya. Dahil sa bahay na ito, sinabi rin sa account na nagsisiksika ng mga tao hindi mahulugang karayom. At bigla na lang, may dumating na mga lalaking may dalang lumpo. Ang problema, na-late sila. Hindi sila makapasok kasi ang dami ng tao. Gusto nilang lumapit sa Panginoon para ilapit yung kanilang kaibigan. Kaso hindi sila makapasok dahil sa sobrang dami ng tao. At nangyari, makaisip sila ng magandang solusyon. Makaisip sila ng idea, ng plano, at discarding, tiyak kong hindi magugustuhan ng malalim ng bahay. Ang sarapin ang bubong. At habang nangaral ng Panginoon Jesus, marahil munti-unti kalalaglag ang dumi, ang halikabok. Maaaring munti-unti nalalagta, munti-unti lumiliwanag ang bahay. Siguro matigil din ang pagsamba. Sapagkat saan ka nga naman makakita na merong tao, ibinaroba, galing sa Roma. Siguro hihintuhin tayo ito. Buti na lang naka-stop. Pero nakita natin ang nakita ni Jesus. Nabasa natin ang nakita ni Jesus. Nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Verse 20. Hindi po nakita ni Jesus ang kanilang plano, ang kanilang magandang ideya, ang kanilang kagalingan. Nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. At ang pananampalataya nito, ang pananampalataya ay naglapit sa kanila sa Panginoon. Ang pananampalataya ang naging tugon nila nang marinig nila si Jesus. Nung nakita nila si Jesus, alam nila na kaya ni Jesus na pagaling ang kanilang kaibigan ang lumpo. Nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Totoo nga po yung sinabi sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9 na ang Panginoon ay pumaparoon pa rito sa ibabaw ng lupa upang bigyan ng lakas ang mga tao naghahanap sa Kanya. Upang bigyan ng lakas ang mga tao naghahanap sa Kanya. Alam ng mga tao ito, mga lumpong ito, na hindi nila kaya. Alam nila na wala sila magagawa. Hindi sila magagaling. Isang bagay, manahanap sila. Alam nila na kaya ni Jesus. At sinabi ni Jesus, lalaki, pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Lalaki, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Teka, clarify natin, bakit gano'n? Gusto ng lumpo na gumaling siya. Pero sinabi ni Jesus, pinapatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Parang tila nagkamali yata ang Panginoon. Tila nagkamali yata siya sa binigay na gano'n. Pero mga kapatid,
Gusto kong sabihin na sa panahon na ito, ang idea, ang pag-iisip ng mga tao, ng mga Hudyo, na kung ikaw ay may kasalanan, na kung ikaw ay may sakit, na kung ikaw ay lumpo, ikaw ay may kasalanan sa Diyos. Ikaw ay may kasalanan sa Diyos. Ibig sabihin, kung sinabi ni Jesus na siya'y pinapatawad na sa kanyang kasalanan, sinasabi ni Jesus na siya'y pinagaling na sa kanyang karamdaman. Pero ang sa atin, ilan kaya dito ang mas magugustuhin tumalim sa kanyang sakit kaysa patawarin sa kanyang kasalanan sa Diyos? Ilan kaya sa atin na mas magugustuhin na mapalay sa sakit kaysa mapalapit sa Diyos? Kung magiging totoo lang tayo sa ating mga sarili, siguro lahat tayo mas gusto natin tumalim kaysa patawarin sa ating kasalanan. Ngunit alam niyo po, mga kapatid, mas alam ni Jesus ang aming kailangan. Mas alam ni Jesus ang aking sakit, ang kasalanan. At alam niya rin ang solusyon, kapatawaran. Kapatawaran. Kung mananampalataya tayo sa kanya, tayo ganyan, ililigtas. Ang unang nakita ni Jesus ay pananampalataya. Ikalawang nakita ni Jesus ay mga hangarin. Sino ba itong mga hangarin nito? Tawagin na lang natin sila mga Pariseo at mga Eskriba. Sino ba itong mga Pariseo at mga Eskriba? Unahin natin yung mga Pharisees. Yung mga Pharisees po, mga Pariseo, ito po yung maaalam sa batas ng Diyos. O ito yung aral ng lumang tipan. Yung mga Eskriba naman po, sino naman po yung grupo ng mga tao nasa loob ng mga Pariseo. Hindi lang sila maalam sa batas, hindi nalubhasa sila sa batas, hindi lang sila nag-aral ng lumang tipan, kundi eksperto sila sa lumang tipan. Kumbaga, sila yung mga Pariseo, may PhD. At nakatira ko, siguro, lahat ng tanong ni Pastor George at ni Pastor Floyd sa lumang tipan, wala Genesis hanggang Ezra. Isamahan natin ang Esther at saka Job, kaya nila sagutin. Dahil ganun sila, kadalubhasa. Sila yung mga dilubhasang tao na ang gusto nilang gawin ay ang mga Hudyo ay sunod sa utos ng Diyos. Kung inyong maaalala sa panahon ni Esther, tama-tama, last month, ay pinag-aralan natin ito, nagkasala ang mga tao, nagtayunong si Esther, at may mga sumunod sa kanya. Sabi ng mga tao ay susundin din ang kaugusan. Ito po yung background ng mga Pharisee. Sila yung mga tao ito. Sila yung mga grupo ng mga tao itong sumunod kay Ezra. Ang problema, sa panahon ni Jesus, hindi na sila naniniwala sa lumang tipan. Naniniwala rin sila na kapantay ng lumang tipan ang turo ng mga rabbis. Hindi na sila naniniwala sa salita ng Diyos, kung di naniniwala rin sila na ito ay kapantay ng mga tradisyon. Kaya nga nandito sila sa account na to dahil gusto nilang malaman kung totoo ba o kung sumusunod ba si Jesus sa kanilang panuntunan, sa kanilang sistema, sa kanilang tinuturo. Pero alam natin ang nangyari. Nung sinabi ni Jesus, "Man, your sins are forgiven you." Lalaki, napatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Nag-react sila at nag-alag sila. Ako na reaction nila at kung sinabi nila, sino ito o sino ang nakapagpatawad ng mga kasalanan maliban ng Diyos lang? Who can forgive sins but God alone? Alam niyo po, tama yung theology nila. Tama yung sinabi nila. Sino nga ang nakapagpatawad sa ating mga kasalanan? Diyos lang. Hindi kaya ng tao. Halimbawa pa, mga kapatid, yung sinabi ko ngayon sa pulpito nito na kaya ko magpatawad ng kasalanan ng tao sa Diyos. Sabihin natin lahat ng senior dito, dadagdag ko sa benefits nyo, ay napatawad na kayo sa inyong mga kasalanan.
Sa hilerang to, nakita ko, attending kayo sa Parkinin, pinapatawag yung break kayo sa inyong mga kasalanan. At kung sinabi kayo yung mga natutulog sa likod, hindi ko pinapatawag yung kasalanan. Siguro mga galing sa atin si Pastor George at si Pastor Frey at ex-communicator ng church. Sapagkat kabulaanan, harapin mo sila sa atin. Ganun po, hindi yun. Natama sila po. Pero yung ikalawang tanong, sino ito na nagsasalita ng kalakas pangalan? May kita natin dito sa kanilang pananalita na wala talaga silang relasyon kay Jesus. Kabaligtaran sila ng mga tao kanina na nanampalataya sa ating Panginoon. Hindi nila talaga kilala si Jesus. Bakit kung sino ba ang marunong? Bakit kung sino ba ang dalubhasa? Sila ba ang walang alam? Binulag sila ng kanilang kaalaman. At ayan po ang kwento ng mga Pariseo at mga eskriba sa buong ministeryo ng Panginoon. Baka may kinakausap ako dito. Nakatulad, mag-isip, mga Pariseo, mga eskriba. Hindi naman talaga naririto kasi interesado sila matuto at makinig ang salita ng Diyos. Papahamak ko. Sa dalawang bagay po ang nakita ng ating Panginoon, Jesus. Una, nakita niya pananampalataya. Ikalawa, nakita niya ang makahanap. Kaya bagay naman po. Kung kanina, nakita, sinabi ko yung nakita ni Jesus. Tingnan naman natin, ano yung sinabi ng Panginoon. Sinabi niya, ano ba mas madali? Magpatawad o magpagaling? Magpatawad o magpagaling? Ano mas madali? Mas maganda i-analyze natin, mas maganda timbangin natin. Unahin natin yung kagalingan, yung pagpapagaling. Para sa akin po, mahirap ang magpagaling. Personal kong naranasan na pumunta sa ospital, makakausap ng doktor, no? Ang aking asawa ay may sakit, nung siya ay nagbubuntis. Matapos siya ay operahan, siya ay nagpagaling ng dalawang araw, sa ospital. At pagkatapos nun, nagpagaling ulit siya na halos 5 buwan sa bahay. At nahirapan siya dahil hindi niya magawa ang normal na kanyang ginagawa. At ganoon din ako, nahirapan din ako sapagkat ako yung umaka na kanyang ginagawa. Lalaba, nagubugas, nagulines, at tumama pa. Pero hindi naman ito ako umahal. Sinasabi ko lang na mahirap magkasakit. Ano na kung sa loob ng inyong bahay? Ano niyo po? Madali lang magkaroon ng sakit. Pero mas mahirap ang magpagaling na karamdaman. At yung karamdaman yung tinuturo dito ng Panginoon, hindi ito yung normal na ubo, sipon, sakit lang ng hindi. Ito yung sakit na sa balong nila ay imposible na mapagaling. Katulad ng pagkabulag, katulad ng pagkaparalisa, at katulad ng pagkalungko, katulad ng pagkakaroon ng heno. Alam natin, madalas ang karamdaman ay nauuwi sa kamatayan. Pero nakakagulat sapagkat kaya ni Jesus na magpagaling ng karamdaman. Wala siyang ginamit na aparato. Wala siyang ginamit na gamot. Ganon siya kagaling. Ganon siya kamakapangyarihan. Ang katotohan ng hindi lang siya nagpapagaling, kundi sa kanyang lakas, kaya niya magpakain ng 5,000 tao. Sa kanyang paghihiko, kaya niya magpagaling ng mga may ketong. Sa kanyang salita, kaya niya magpakalis ng mga demonyo. Sa kanyang pagsigaw, kaya niya bumuhay ng mga patay. Pero gusto ko ulit sabihin na mahirap magpagaling. Tignan naman namin ang kapatawaran. Sa kapatawaran naman po, hindi lang ito mahirap. Gusto ko sabihin, ito ay imposible. Hindi lang ito mahirap, ito ay imposible.
Imposible sapagkat hindi ito kayang gawin ng tao. Naalala niya yung tanong ng mga Pariseo, sino nga magpatawad ng mga kasalanan? Maliban ng Diyos lang? Wala na kaya ng tao magpatawad ng kasalanan. Wala na pangyarihan, walang otoridad. Pero kaya ni Jesus. Kaya ni Jesus magpatawad ng kasalanan ng tao. Dahil siya ang anak ng tao. Verse 24, ang anak ng tao ay may otoridad sa ibabaw ng lupa upang magpatawad ng kasalanan. Lahat natin sa Daniel chapter 7, verse 14, sinabi doon na ang anak ng tao ay matayog, makapangyarihan, hari, at ang kanyang kadakilaan, ang kanyang harian ay magpakailanman. Ibig sabihin, ang anak ng tao ay Diyos. Ang ikalawang miyembro ng Trinidad, walang iba kundi si Jesus. Kaya ni Jesus na magpatawad ng kasalanan. Imposible ito, hindi lang dahil hindi ito kaya gawin ng tao, kundi ang kapatawaran ng kasalanan ay kinakailangan may magbayad. Kinakailangan may magsakripisyo. Kinakailangan may dumanap na lubog. Pero kaya ni Jesus na magpatawad ng kasalanan. Sapagkat sinabi sa verse 24, siya ang anak ng tao. At ang anak ng tao ay may kapangyarihan, otoridad sa ibabaw ng lupa upang magpatawad ng kasalanan. Kanina, na-reference sa ating Daniel chapter 7, kung saan pinapakita na si Jesus ay Diyos. Ngayon naman, na-reference sa ating ay nasa Mark 14. Times sa word, binanggit yung Son of Man, anak ng tao. At dinidescribe ni Jesus ang sarili niya dito, hindi lang isang Diyos, kundi Diyos na nagpakababa, Diyos na nagsakripisyo, Diyos na magliligtas sa kanyang mga mananampalataya. Kaya ni Jesus magpatawad mga kasalanan, pero imposible sa tao. Sa atin kaya? Sa atin po ay imposible. Imposible na patawarin tayo ng Diyos. Sapagkat tayo makasalanan. Sapagkat tayo masama. Sapagkat tayo hiwalay sa Diyos. Sapagkat ganit sa atin ng Diyos. At tinatahana tayo sa kapahamakan. Sa impyerno. Pero kung tayo mananampalataya sa Kanya, mga kapatid, sasabihin niya sa atin, lalaki, babae, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan na tulad ng sinabi niya sa lumpo. Siguro nung sinabi niya dito sa lumpo, sinabi niya na lalaki, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Nakatingin siya doon sa gagawin niya sa krus. Nakatingin siya sa krus. Na kung saan siya ay mag-aalay ng kanyang buhay. Na kung saan siya ay mamamatay para sa kanyang mananampalataya. Ibig sabihin po, kung ating sasummarize, mga kapatid, na ang kapatawaran, ang kasalanan, ay naging posible lang sa pamamagitan ng ating Panginoon. At kung wala siya, wala rin tayo matatanggap kapatawaran. Baka may kinakausap pa dito ng mga hindi Christian. Baka may kinakausap pa dito ng mga magnanakaw, hindi tapat sa kanilang mga asawa. O mga kapatakang nasa maling relasyon. O mga lamok sa pinagbabawal na droga. O lamok sa alam. Ang tanong sa inyo, naisip niyo ba na lumapit kay Jesus para humingi na kapatawaran? Bakit hindi niya kayo kailanman tatalunan? Bakit kinakausap ako dito ng mga naging Christian-Christiano na? O yung mga taong umaasa na maliligtas sila dahil hindi sila nalilig. Maliligtas sila dahil wala silang absent ng pagsamba. Maliligtas sila sapagkat ang tataas ng grade sila. Maliligtas sila kasi good boy sila. O umaasa lang sa kanilang mabubuting gawa.
gusto ko pong sabihin na mga taong nagki-Christian-Christian na ay magpupunta sa langit ng Diyos. Baka may kinakausap din ako dito na mga Christians, for sure ganyan. Gusto ko pong sabihin na nasa atin na lahat ng kaligayahan dahil pinatawag tayo ng Diyos. Dahil pinagaling tayo ng ating Panginoon. Alam niyo po, meron pong tatlong pinakamahal na regalo na natanggap ng tao. Tatlong pinakamahal na regalo na natanggap ng tao. Ang number 3 po ay ang private jet na nagkakahalaga ng $60 million. Sa private jet na ito, ay meron ng sariling boardroom. Kung may mga meetings kayo, pwede. Business fellowship, meet fellowship, pwede. Meron din bathroom. Maraming klase ng inumin. Marami rin bathrooms at bedrooms. Lahat na kaya ng buhay na rooms na dito. Meron din mga business systems. Ito yung number 3. Ang top 2 ay wedding stadium na nagkakahalaga ng $20 million. Ginawa ito partikular lang para sa kasal. Ganong kamahal yung masal na ito. At tinapod po ng 7 araw ang handaan. At ang natalawa naman po, for sure, alam nito, yung Taj Mahal. Ang Taj Mahal po ay pinagawa ni Shah Jahan sa kanyang napayapang asawa na si Mumtaz Mahal. Ang Taj Mahal po ay ginawa ng 22 years bago nagawa ang Taj Mahal. Alam natin nakasama ko sa World Wonders. Alam niyo ba kung magkano ito? Priceless. Hindi ba priceless din ang ginawa sa atin, ng ating Panginoon? Hindi siya nabigay ng Taj Mahal. Hindi binigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang bayan, sa kanyang church, para sa kanyang pananampalataya, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito ang hapon ko. Malayo ba tayo?